sa Soul Farm Girl, i-share ko po sa inyo kung paano po inalagaan ng anak po namin yung mga sisiw from day 1 to day 15 using broiler cage na galing po kay Sir KJ Escobar. Yung mga gagawin niya preparation bago ilagay yung mga sisiw. So una, naglagay po muna kami ng cheek paper, then dayami, tapos naglagay na rin po kami ng tubig tsaka pagkain po nila. Ang gusto kasi yung alaga ng anak ko is papi. So sabi kasi ng papa niya, mas maganda kung alagaan mo na lang is sisiw. Kasi pag papi, puro gastos lang yun. Yan. So puro palabas yung pera. Pag sisiw naman kasi, pag lumaki na yung mga manok, ayan, mabibenta mo na. So may pera pa yung mga bata. Pagdating sa hapon, sinecheck niya yung mga alaga niya kung may pagkain tsaka tubig. Tsaka nilalagyan din niya ng dayami pag medyo basa na yung cheek paper. So nakikita ko talaga sa kanya na very responsible siya. At tsaka gusto niya yung ginagawa niya kasi naturuan na namin siya ng isang beses. So gusto niya, siya na yung gumagawa. Yan, pag umuulan din, nilalagyan nila ng tabing yung broiler cage. Yan, so para hindi daw mabasa yung mga sisiw. So time check, 8 na po ng gabi. So chine-check po nila kung may pagkain pa. Tsaka inumin yung mga sisiw bago sila matulog. Ruan, help mo si Lola. O, siya naglilinis nung ano. Alika, you help Lola. O, there. You help Lola. Siya naglilinis. O, siya yung may pera. Ito na po yung pinaka-banding namin bago kami matulog. Chine-check po namin yung mga sisiw. So, nakasanayan na po namin yan gawin every night. Kaya nag-i-enjoy po yung mga bata. So, naalagaan mo na yung mga manok. Magkakasama pa kayo. And then, sa umaga naman po, yan, silang magpinsan po yung naglilinis nung yan, lagayan ng poops, pang salo. And then, mayroon pong isang beses, umuwi kami ng gabi, nakita namin silang magkapatid. Yan, nililinisan nila yung poops ng mga manok. So, nakikita ko sa kanila na responsible sila. Tsaka alam na nila yung ginagawa nila. Kasi kahit hindi na namin sabihin, yan, so ginagawa na nila. So, silang dalawa, magkapatid yung nagtutulungan. So, pagkatapos nila malinisan yan, so ipapatuyuin muna and then ilalagay naman nila yung iba. Kasi may extra pa naman yan. So, yun yung nilalagay nila dyan sa ilalim. Oh, you're so early, Ruan. Ha? Aga mo nagigising? Yung mga pinsan mo tulog pa? Ha? They're still sleeping? Banding na nila yan. And so, kung wala silang ginagawa, yan, dyan sila pumupunta. Kasi itong cage na to, diba, sa bahay lang namin yan nilagay. Para makapagbanding na sila. At hindi sila lagi naglalaro ng tablet. Yan ang inaasikaso nila. Yan din yung purpose namin kung bakit namin yan nilagay dyan sa bahay. So, ganyan yung ginagawa nila. Pakain na pakain tong si Ruan. Kaya, no wonder kung bakit ang lalaki tsaka ang bibigat ng mga manok. Kasi ganyan yung ginagawa niya, mayat maya, pakain niya. And so, pinapakain pa niya talaga. Gumagamit siya ng kutsara para pakainin yung mga sisiw. Ganyan talaga ginagawa niya everyday. Kaya, ang lalaki ng mga manok namin.
Nung day 3, inalis na po namin yung cheek paper tsaka dayami. Hanggang ngayon po, pang 15 days na po nila. So, dito na lang po namin sila pinapakain sa feeder. And, tsaka medyo masikip na rin po sila ngayon kasi 15 days na po. Kaya nilipat na namin sila dito. Ngayon pong pang 15 days na nila, magpa-sweet po tayo. Are you scared? So, 460 grams. Get one. Medyo mabigat na sila. 470. Okay. Then here. Mas malaki. Mas malaki yung mga sisig dito compared dun sa farm. $450. Ay, 15. Ah, no. Wait lang. Ay. Yan, bigat. 515. Bigat na. Yung pinaka. Pinaka mabigat sa natimbang ko. So, here. Yeah. Mabigat yung isa. Ang lalaki nito, alam mo mas malaki dito kaysa dun sa farm. Kasi siguro dun sa cage din eh. Kasi maganda yung cage. Tsaka, kaya mas maganda yung laki nila. Oh, 460 grams. 460. So, ang pinakamabigat dito yung 515. Yung naka-program na kakainin po ng mga alaga po namin manok na 80 heads. Yan. So, apat na sako po lahat yon. So, una, pinakain po namin is cheek booster crumble. So, pag 15 days po nila ngayon, so, eksaktong ubos din po yung pinakain naming feed. Ito, meron pa pong natira dito. Dito sa feeder. And so, after po maubos ng cheek booster, so, isa lang po yun ha. Ito po yung susunod. So, isang sako lang din po ito. And then, yung grower pellet naman po, dalawang sako po yun. So, apat po lahat yung ipapakain nyo bago kayo magbenta ng mga manok or ma-harvest. December 12 po namin binili yung mga sisiw. So, ngayon po, December 26. So, pang 15 days na po nila ngayon, ang average weight po nila is 472.5 grams. So, malalaki po sila at zero mortality po kami. So, good job, Ruan. Good job. Malaking factor po talaga yung ginamit namin cage para sa mga sisiw po namin. Kasi kung makikita po ninyo, at saka yung sinabi ko nga po sa inyo na wala po kaming mortality, at saka ang bibigat po nila. So mamaya, pupuntahan po natin dun sa farm yung mga kasabayan po ng mga sisiw na binili po namin. Ang advice ko sa inyo, kung mag-aalaga din naman po kayo ng broiler, ganitong cage na lang po yung bilhin ninyo. Kasi based on our experience, so zero mortality po kami dito sa ginamit po namin cage. Yan. So dito lang po namin na experience na zero mortality po kami compare po doon sa farm. Yung brooder house na ginamit po namin doon is may mortality din po kami. So dito po, zero mortality and then ang bilis po nilang lumaki. So mamaya malalaman po natin yung pagkakaiba nila. Pupuntahan po natin doon sa farm. So kasi dito po sa isang cage na dito, so 20 lang po yung nilagay namin. So actually, ano to, may hati po siya sa gitna ha. Yan. So bali, dalawa, 2, 4, 6, 8. So bali, 8 po siya. Yan. So yung nilagay po namin dito is 20. Pero ang tansya po namin, pwede po siya maglaman ng 30 heads. So kung gagawin nyo lang na brooder house to, para komportable sila tsaka may experience yun na sana walang mortality, pwede nyong gawing brooder house to muna and then ilipat nyo na lang sila pag malalaki na sa grower house. So kung gagawin nyo lang pong brooder house to, pwede pong maglaman ng 240 heads. Magdata-sweet po tayo ngayon. So ito po yung mga sisiw na kasabayan po nung nandun sa bahay po namin. So ngayon po, i-check po natin sila. And so maliliit
Maliliit. Sige, kuha ka na, Carlo, yung mga malalaki. Mas malaki talaga yung ano, nasa bahay. At inaabot mo na sa akin yan, yung ano. So, ito na yung mga malalaki. Malalaki na to. Parang ano no, nabansot. Nabansot sila eh. Ano? 235 grams. So, itong isa, 280 grams. Yan, sandali. Sandali lang. Yan, 235 grams. 290 grams. So, dalawa na lang. Dalawa na lang. Ayan, last na yun. Ayan. 285 grams. Ito, Carlo. 300 grams. So, yung tinimbang po namin, yun na daw po yung malalaki. So, yun na ba yung mga malalaki na ano, nakita mo? So, yung iba, maliliit na, ano? Sabi ko sa inyo eh, mas malaki talaga yung mga nasa bahay, panalo yung mga nandun. Kasi yung mga iba dito, maliliit na. Sa first group po namin, out of 1,000, meron po kami 88 heads na mortality. So, ito po yung ginamit naming brooder and grower house. So, nung second grow na po namin, nagpagawa na po kami ng brooder house. So, i-check po natin dun sa likod. Yan. So, ito po yung pinagawa naming brooder house. Yan, nasa 10,000 po yan ang isa. Yan. So, less na rin po yung mortality niyan kasi nasa 35 birds lang po yung mortality namin. Unlike po nung sa cage na pang broiler cage po talaga, zero mortality po kami doon. Aside sa zero mortality, malaking factor din talaga yung cage na ginamit po namin kasi mas mabilis silang lumaki at saka bumigat. And so kanina kasi nag-test weight din po kami dun sa farm, ang average weight po nila is nasa 270.83 grams. So pinili pa po namin yung mga mas malalaki doon na kasi dito kanina nag-test weight din po kami, ang average weight po dito is nasa 472.5. So halos kalahati yung difference. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell. Happy farming, everyone!